number one. Ito, ang kaldirong ito ay naibili ko sa bansang Japan o tinatawag nilang Caldero de Japan. Naibili namin ito noong pumunta at nagbakasyon kami within 2 weeks. Yan, 2 weeks kaming nagbakasyon doon at pinuntahan ang mga magagandang tanawin. At ang kaldirong ito ay naibili ko sa halagang 5,000 pesos. Kasi nga, malaki at talaga namang napakatibay na. Caldero number 2. Ito guys, ang kalderong ito ay tinatawag na Caldero de Cambodia. Ang kalderong ito ay matatagpuan at makikita lamang sa bansang Cambodia. Pakikita ninyo na maitim yung kanyang kulay. Tinatawag itong design niya. Ito yung nagbibigay attraction sa kanya kung bakit ito ay napaka matibay at napakaganda. Ang kalderong ito, maliit lamang pero sobrang ang tibay niya. Matagal itong masira at talagang panghabang buhay din itong magagamit. Pumunta kami sa Cambodia within 3 weeks. Yan. Sabi ko sa inyo, kapag kami ay pupunta ng mga bansa, pupuntahan namin ito at makikita namin or titingnan namin ang mga magagandang mga attraction at destination. At ang kaldirong ito ay naibili namin sa halagang 3,000 pesos. Yan. Maliit lamang ito, pero grabe, ang tibay niya at ang tindi niya. So, number 3. Ito. Ang kaldirong ito ay tinatawag na Caldero de America. Yeah. Ito ay naibili namin sa bansang Amerika. Matagal kami doon, I think 3 weeks kami nagbakasyon doon together with our family. Yeah. Pumunta kami doon kasi nga ang ganda ng lugar. Yung mga lugar na masasabi mong pang world class. Yeah. At ang kaldero ito o Caldero de America ay naibili namin sa presyong masasabi kong mahal siya pero sulit pa rin. Yeah. Ang kaldero ito ay naibili namin sa halagang 3,500.